Welcome back to another kagandahang videos. In today's video, we'll be talking about the new Revlon Candid Photo Ready Foundation and the new Revlon Photo Ready Candid Concealer. Okay, girls. So, these two ang pag-uusapan natin, and we'll be having a wear test for this concealer and foundation. Oh! Girls, this is the first time na magre-review ako ng Revlon products. First time to sa channel ko and sa totoong buhay. First time kong ma-experience itong Revlon and I'm super duper excited to try this out. So girls, ito yung itsura niya ng malapitan. Okay, this one is Revlon Photo Ready Candid Foundation and this one has 22 ml. Ito yung itsura ng shade niya. This one is 230, okay? 230 Bare Natural. So girls, basahin natin yung mga claims nito kasi ang dami niyang claims. Okay, ang unang-unang claims niya, this one is medium buildable coverage. Okay, let's see that. Okay, no harsh ingredients, which I love. Anti-pollutant, antioxidant, and anti-blue light. And this one is oil-free, which is nice. Okay, so yeah. Let's try this out on my face. Okay, so let's see. Okay, let's go with the packaging. Okay, ang packaging niya, this one is nice. I like the idea na plastic tube siya, na parang toothpaste. Tapos, it has this pump, which I love. Okay, so this one is definitely a travel-friendly foundation. Sobrang daling isiksik nito sa bag. And hindi siya babasagin, in which I like dahil nga safe ang iyong foundation. Okay, yung presyo nito is $6.75. Medyo pricey siya, pero okay rin naman yung packaging niya. Pero hindi siya ganun mukhang $675. Gets? Kasi dahil siguro plastic siya. Okay, but I like this dahil travel friendly siya. Pero kung sasabihin mo, does it look like $675 pag tinignan? Of course, plastic lang siya, so parang hindi masyado. Let's go and move on with applying this foundation. Okay, as you can see, itong foundation na to, this one is really, really thick foundation. So, meaning kapag ka thick yung foundation, it has really a good amount of coverage. So, kasi na-experience ko na yan. So, maganda yung coverage kapag ka thick yung foundation. So, I'll be using my beauty blender here. Okay, dito sa side na to, gagamitin natin is brushed. And let's see kung anong mas maganda. So, yeah, medyo yellow undertone yung nakuha ko. Kasi yun naman ang kailangan ko. Kasi I have a warm skin tone. So, as you can see, girls, the coverage is really there. I can't say na sobrang ka-skin tone ko to kasi medyo maputi siya sa akin. Pero tingin ko naman mag-oxidize pa to. So, okay lang. Mas gusto ko yung one shade lighter sa aking skin tone kasi my skin is acidic, so nag-o-oxidize madalas sa akin ang mga products or mostly foundation. So, yeah. So, ito yung meron ng coverage. Ito yung wala pa. As you can see, I have a lot of redness going on in my face. So, yeah, natakpan naman niya, di ba? So, this is one layer and ang dami pa nung one pump ko. So, I'll be trying out dito naman sa kabila using this brush. Maglalagay na ako ng second pump. I think with this foundation, mas gusto ko yung sponge gamitin compare dito sa aking brush. Okay, mas maganda yung finish kapag sponge yung gamit. Okay, as you can see, talagang kitang-kita ko na talagang para sa akin full coverage na to. Medyo matte ito. Ang sabi dito, this one is natural finish. Okay? Sabi nila na natural finish. Pero para sa akin, this one is matte finish. Lalo na kung may dry skin ka, bes, I don't know. Pero nakikita ko na yung talagang medyo kind of drying siya. Okay, girls, as you can see, one layer lang yung nilagay ko dito, pero talagang full coverage na siya for me. Lalo na para sa akin, kasi ako yung tipo ng tao na talagang yung coverage, madalas ang gusto ko lang yung light coverage, but this one talagang
full coverage na siya, although sinasabi dito medium siya. So, if ikaw yung tipo ng tao na mahilig sa full coverage and talagang buildable coverage, this one will definitely work for you. Let's proceed with the concealer. This one is Revlon Photo Ready Candid Concealer. Okay, in the shade 030, light medium. Okay, ang sabi dito, this one has caffeine. So, may kape to best. This contain antioxidants, anti-pollution, anti-blue light without sulfates, no harsh fragrances, oil-free, and medium coverage. By the way, this one is 10 ml and this one is 575. Woo! That is this kind of girl. Really expensive. Ha? Okay, so yeah, ito yung itsura niya, ito yung shade niya. It has a so yan. So onti lang ilalagay ko kasi full coverage naman na yung aking foundation. Kung sa tutuusin nga, hindi na ako dapat maglagay ng concealer kasi full coverage na para sa akin or okay na yung coverage ng foundation for me. Okay, pero since nag-order tayo nitong concealer, then let's try this. Okay, so tingnan natin kung matatakpan niya yung mga discoloration around my eye area. Okay, dito tayo maraming discoloration. Okay, so yan. Pat. Dito, meron din tayo. So, tuldukan natin ang mga discoloration sa ating pusluck, face luck, ganyan. Oh, ayan. As you can see, sobrang natakpan naman niya yung dark circles natin sa ating eyes, which is nice. Then I'll be putting some of the concealer here on my nose just to brighten up this. Okay, so I'll be finishing the rest of my face and be right back. Ta-da! So, eto na girls yung kinalabasan ng ating full face na makeup. Okay, so i-zoom ko kayo ng onte. So as you can see, this one is really having that moment na talagang, girl, this one is full coverage. As in. Okay, but today, as in sobrang nakikita ko, sabi dito, this one has natural finish. Okay. As you can see, ang ganda dyan sa photo. Okay. Ang ganda dyan sa video. Pero sa personal, halata mo talaga, girls, naka-foundation ng lola mo. What I mean is, ako kasi yung tipo ng tao, gusto ko yung medyo light lang. Yung light lang talaga yung foundation. This one, I can sense, I can feel that I have that foundation. Alam mo yun, you know what I mean? Pakiramdam ko naka-foundation talaga ako. And sa personal, you can see talagang, yes, I'm having a foundation day. Siyempre, nag-foundation ka, ano namang ayaw mong makalata. Pero, what I'm trying to say is, for everyday makeup look at wala ka namang pictorial, girl, they will definitely know na naka-makeup ka at naka-full glam makeup ka talaga. Because this one doesn't look like a skin finish for me. Do you know why this one is really a full coverage? And ang downside lang doon pag full coverage makeup siya, ayan na. Na-highlight na yung aking mga fine lines. As you can see here. Okay. Pero ang ganda dyan sa camera ha. Don't get me wrong, this one is really a photo ready. So for photo shoot at gusto mong maganda ka sa picture, definitely this one is good. I'll definitely use this if I will have a photo shoot. Or kung kailangan ko mag-film na talagang kailangan plakadong-plakadong makeup. This one is definitely, I'll grab this. But for everyday makeup look, I think kailangan talaga yung gusto mo itong mag-work sa'yo. As in, sobrang onti-onti lang ang ilagay mo at dab-dab lang ang ilagay mo. Kasi this one is really buildable and this one is really has a full coverage, which I like. But kung ito ba yung hinahanap ko, because I have a dry combination skin, definitely we will see later kasi i-wear test pa rin naman natin to. But right now, I really need a lot of this mist. Kasi talagang, nafe-feel ko na talaga na medyo nag-dry yung skin ko or nagmamattifying na siya sa aking skin, in which I'm kinda not so much in love with that because I really don't have a super duper oily skin. Nag-oil up lang ako sa aking T-zone. But definitely, we will try and test this out later kung ano ang effect niyan sa aking T-zone. Nga pala, girls, if you have a combination
skin like I do. Okay, what you can do with this if you want that coverage to work on your dry patches or your dry skin, I think you can blend this out with your favorite moisturizer, then build it on your face para talagang hindi masyado mag-dry. Or you can spray a lot of this Hydro Mist. By the way, this Hydro Mist is from Lux Organics, okay? So, yeah. And definitely, I will use this para sa aking mga photoshoot. Charot! Wala naman tayong photoshoot. Pero, alam mo yun, if may pictorial ka or meron ka nga din na nakasal, debut, fiesta, gathering na talagang no hulas at kailangan photo ready ka, I think this one is a nice foundation. For a 695 for my first impression, girl, I think, yes, it's kind of worth it, pero nandun siya, pricey siya para sa akin dahil nasa 675 siya. Medyo pricey siya sa akin. This one is a mid-end drugstore makeup, but you get what you pay for kasi nga, this one is mattifying. If you're oily skin, yes, it is mattifying. Although sinasabi niya dito is natural finish, but for me, I have combination skin. This one for me is a mattifying foundation. Yeah, tamang-tama yung kanyang sinasabi dito na candid. As you can see naman dyan sa camera, ang ganda ng ating foundation. Pero sa personal, nakakalata ko talaga na meron akong foundation. So, yun lang. Pero ang ganda sa camera. Bes, kakaiba. Magpapapictorial ka or magpapapicture ka sa studio. This one is really, really nice foundation. As in, matakpan talaga ng dapat matakpan. Kung ikaw yung tipo ng tao na marami kang blemishes, I think this one will really work for you. Okay, so talagang ang ganda ng coverage nito and ang ganda niya sa picture. Kahit close up, bes. Pati pores ko nawala. Wow. Hindi ako naglagay ng pore primer, pero yeah, hindi mo na kailangan ng pore primer dito kasi pati pores matatakpan itong foundation na to, in which I like. With a concealer, I like the concealer. Okay, I like, first impression, I like the concealer. Hindi siya masyado nag-crease sa aking under eye, which I love. And natakpan niya yung discoloration around my under eye, in which I am impressed. Okay, this two, so far, my first impression is impressive. So, let's see kung long-lasting to. So, I'll be having some check-ins. So, abangan nyo. Okay, so, yeah, let's go. Girls, it's 8:22, so time check after 30 minutes na nilagay natin to. So, ayan, still looking wow. Okay, I still love the foundation. Mag-check-in lang ako para lang malaman nyo yung ating kalagay. Time check lang, it's 12:26 in the afternoon and ito na itsura ng ating foundation. Okay girls, alam mo na naka-foundation day to day tayo kasi talaga makapal yung kanyang coverage. For 4-hour mark, maganda pa rin yung foundation natin. Going strong pa rin to. And I'll tell you my final thoughts later, siguro pag-uwi ko. Okay, wala pa rin tayong hulas. Hindi naman ako nakapawisan kasi nandito lang naman tayo sa office. So, okay pa rin siya. Still there. Di pa rin siya nabawawasan kahit na medyo nagkamot-kamot tayo ng onti dito. Okay, or hinahawak-hawakan ko yung face ko. Yung ating concealer nandyan pa din. Pero ayan, medyo nagkakaroon na ng fine lines ang aking mga face. Okay, nakikita na ating fine lines. At dito din sa concealer. So, meaning, tsaka lalo na dito sa aking noo. Okay. Yung fine lines ba natin yan. So, ayan. So, kita-kits later sa aking final check-in. First, this will be my last check-in. 4:35 in the afternoon. And sobrang hulas na ata yung aking makeup. Pero, hulas na ako. I mean, I'm so tired. As you can see, sobrang pawis-pawis na yung T-zone natin. Nag-commute lang tayo. And, yeah. Ayan. Nag-oil up na tayo. Okay, nag-oil up na ako. Hindi pa ako nag-blot, girls. Ayan, as you can see, sobrang dami ng oil ng T-zone natin. Pero, ayan. As you can see dito, still looking okay. Mag-blot lang ako. Ayan, using this tissue.
Okay, girls, as you can see, ang dami ng oil. Okay, ganyan karami yung oil ng mukha ko pag pinawisan talaga. Kasi nag-commute lang ako and sobrang hassle ngayong araw na to. And, ayan, medyo madilim na, girls, kasi takip silim na. Okay, unahin muna natin yung mga nagustuhan ko dun sa foundation. I like the foundation because it is medium coverage and it is buildable to full coverage para sa akin na wala masyadong kailangan sakpan. So, I think sa akin sobrang high na yung coverage, in which is good. Kung ikaw yung tipo ng tao na gusto mong malakas or mataas yung coverage, this one is for you. But for my personal preference, this is not really what I really do like. Ang mga gusto kong foundation is yung parang kind of skin-like finish, yung mga light formula or lightweight na mga foundation yung ginagamit ko, yung mga light coverage lang. Gets? This one is medium to full coverage in which talagang alam na alam mo sa personal, alam mong may foundation ka, mabigat yung pakiramdam, hindi siya lightweight, hindi naman siya sobrang bigat. Nararamdaman ko kasi na may nakapatong or merong foundation and as you can see, ang ganda pa rin naman ang coverage niya, buong buo pa rin siya. Yung saan, ang isa ko pang concern is kanina, okay, nung hindi pa ako pinapawisan, nagsiset siya sa fine lines ko. In which I don't really do like. Katulad nung second check-in ko, nag-set siya sa fine lines ko. Pero pag nag-oil up ka na, it blends so well to the skin na talagang parang na-absorb na ng skin mo and nagmumukha na siyang natural. So kanina rin, in-sprayan ko pa siya ulit ng facial mist para talagang mas matone down ko kasi medyo parang natural finish siya na parang semi-matte. Ang ganda nito, okay, ang ganda-ganda nito sa camera, ang ganda-ganda nito sa video, sobrang ganda na parang flawless HD yung dating, yung finish niya kapag nasa camera. Pero kapag sa personal, you will notice that you're wearing a foundation. Okay, so, well, we're wearing a foundation, so, bakit mo itatago? Pero para sa akin kasi, yung personal preference ko, hindi ko talaga bet yung talagang nagmumukha tayong my foundation day. So, ang gusto ko talaga sa foundation is very lightweight. Siguro dahil hindi naman ganun karami yung kailangan kong takpan. Pero kung ikaw yung talagang tipo ng tao na marami kang gustong itago or i-conceal sa yung face, this one will work for you. Ang maganda dito, girls, kahit pinagpawisan ka na, as you can see, ong buo pa rin yung foundation mo for an 8-hour mark. Kudos to this Revlon Candy foundation. So, yeah, it is a good foundation. So, girls, with their foundation, I think I can recommend the foundation. Yung price niya, let's touch it up. Medyo expensive side siya, pero if you want a good coverage and if you want a longevity na foundation, I think this one is really good. Yun nga lang yung concealer niya. Hindi ko masyadong ma-recommend sa inyo because, ayan na. Yung way niya ng pagko-conceal, hindi niya masyadong natatagan for an 8-hour mark. So, yun lang yung concern ko. Medyo disappointed ako dun sa kanilang concealer. So, yeah. That's it, girls, for today's video. And I do hope you do enjoy this. If you do, please hit the thumbs up button. And if you're not yet a subscriber, make sure to subscribe. Click mo na yung subscribe button. And i-push mo yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang kagandang videos. And thank you so, so much for watching. And I love you all. See you on my next one. Bye!